Hello mga ka-legit Davar Cuts, isa na naman pong panibagong updates ngayong araw ng Friday kung saan ay naging emosyonal ang isang Mayor Jose Manalo ng live sa Barangay Sugod Bahay mga kapatid. Ano nga ba ang nakapalob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates, nais ko po muna ipabot ang aking pasasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa ating mga videos. And now let's talk about our topic for today's video kung saan ngayong araw nga ng August 18, 2023 kung saan ang EAT Live TBJ on TV5, TV5 Philippines YouTube ay meron pong concurrent viewers na 86,565. Yun po yung concurrent viewers. Kung nagtataka po kayo bakit hindi siya umaabot ng 99,000, which is usually na nakukuha po ng EAT araw-araw ng kanilang pagla-live matapos po nilang ipromote yung kanilang TBJ YouTube, eh yung iba pong mga viewers ay lumipat doon, which is ito po yun, 43k live viewers. Dati kasi nagkakamit lang ito ng mga 20k ganon, si halos karamihan ng mga nanonood ay sa TV5 Philippines, but this time 43,000 concurrent viewers nga ang meron po ang TBJ live, at lahat ng yan ay nangyari po ngayong araw ng Friday. Titingnan natin kung ano pong pagkakaiba niyan bukas ng Sabado, kasi pag Sabado parang big night kasi yan, sa big day para sa mga legit Davar Cuts dahil syempre lahat ng tao nakatutok no dito po sa EAT, pero karamihan po sa mga viewers at kasama po yung live viewers sa Facebook. Sa Facebook naman ay meron concurrent viewers na 17,000 na live na nanonood bukod pa sa pre-TV. According po dun sa mga legit Davar Cuts na nanonood po doon sa pre-TV, eh medyo kahaba-haba po ng mga commercials. So merong 38 gaps sa every commercial breaks, no? 3 gaps po sila. Tapos 38 commercials, grabe ang haba talaga nun. Talagang, kumbaga parang yung iba nga naiinip na at lumilipat po sa social media, which is very normal naman dahil sa dami po ng mga advertisers, kasi doon lang naman talaga kumikita ang isang programa. Kaya hindi natin mapipigilan yun. Kaya nga po ini-encourage ang lahat na mas manood ng noontime ng EAT sa pre-TV. Pero syempre, we have our choice, so may kanya-kanya tayong choice kung saan natin pipiliing manood at kung saan tayo komportable. So, ngayon pag-usapan natin yung nangyari ngayon dahil ito pong mayor serye ni Mr. Jose Manalo sa barangay kung saan nandoon po sila ngayon sa Pasig City, kung saan naman mayor si Bico Soto na anak ni Bossing, ano. So, ngayong araw nga may panibago na naman siyang pinakita, no? Sabi nga po nila sa kanilang mga interview, diba? Araw-araw, lahat po ng ginagawa nila, hindi po yan scripted. Lahat po yan natural. Kumbaga normal po na lumalabas yan. At normal na pinaghahandaan nila at hindi po nila para basahin yung script. Kumbaga, normally, kung ano po yung mga sinasabi nila, on the spot po yun. At sa ngayong araw nga, ay may konting kurot, konting iyak, no, para po kay Mr. Jose Manalo dahil ngayong araw pinakita niya yung mga throwback pictures niya at doon niya po naalala lahat ng mga pinagdaanan niya sa buhay, kasi alam naman natin the success story of Jose Manalo kung saan dati po talagang naging drug addict po siya, tapos po may pagkakataon na parang nadimanda siya dahil po ng mga yung dati niyang asawa naglalabas ng mga cheque under his name ng tumatalbog, kaya po kinasuhan siya ng stapang. Ginawa po doon ni Bossing, kung hindi nyo lang po nalalaman, si Bossing po ang nagbaya doon po sa mga case na pending ni Jose para lang makabalik po siya sa EAT, kasi matagal-tagal din po siyang nawala nun sa Itbulaga, nung dati pang Itbulaga nun. So dahil doon, yun po yung isa sa mga tinatanaw na utang na loob nitong si Jose Manalo kay Bossing. Dahil masasabi niyang si Bossing talaga yung tumulong talaga siya sa kanya noon. Nag-spare po ito ng pera para lang po talagang, kumbaga, nagpaalam kasi ng panandalian nun si Jose dahil ayaw niya na madamay po ang Itbulaga dun sa case o dun sa pending case na inaabot niya. Pero ang maganda dito kay Jose Manalo, kahit po ang dami mong pinagdaanan niya, pero never po siyang nagsalita or
nag-curse ng kahit na sino. Kumbaga, hinarap niya po yun ng tahimik, no? So, kahit nga po yung mga pinagdaanan nila sa Tape Incorporated, eh, hindi niya po sinabi yun. At sa isang segment nga ito, medyo napaiyak siya dahil meron pong isang picture na inilabas kung saan sinabi niya nga po na yun daw po yung time na nagsisimula pa lang siya bilang isang artista. At inaalala niya yung kung paano siya, paano yung hirap niya, kung paano siya muling nakabangon. At nakita naman natin yung success story niya na talagang ngayon, yung nakita natin talaga na umunlad talaga yung buhay niya, ba? Diba? At ang layo na rin ang narating ni Mr. Jose Manalo hanggang sa nagkaroon na siya ng sarili nilang sitcom ngayon, which is yung Wow Mali, na dati po si Sir JDL or Joey De Leon ang bumibida doon, ngayon silang dalawa na ni Wally. And kasabay nito yung pagpapalit nila ng manager, kung dati manager nila si Miss Malu Chawa Pagar, but this time iniba na nila. No, pumili na sila ng panibago, and hindi naman po ibinigay ng tahasan ng dahilan kung bakit sila nagpalit. Maaring mas nakikita nila yung magandang future para dun sa bago nilang manager na si Roslyn. Si Roslyn po yung road manager na rin nila yan, kung saan sila. Yun yung naghahanap ng work para for them, at kaya yun ang napili nila bilang bagong manager nila. So, talaga naman hanggang ngayon, inaabangan. At talagang ito talagang highlights ng EAT araw-araw, dahil sa araw-araw talaga, yan talaga yung inaabangan ng mga Davver Cuts natin. At talagang maraming nagtataka sa dito po sa comment section natin, ano, dahil marami pong nagre-request na tanggalin na lang daw itong si Zombie dahil parang wala naman daw na iaambag. Pero parang syempre bago pa lang kasi si Zombie eh. Pero unti-unti yan, syempre mabibigyan din ng biggest break yan si Zombie. Kaya naman, salamat po sa inyo pong mga komento. At nandito naman pong inyong mga reaksyon at inyo pong mga comments sa ating comment section. Magbabasa tayo at magre-react tayo sa mga comments nyo. Sabi po ni user NY2K2YUV4B, ang haba ng pangalan. Hindi kasalanan ng TBJ, Davver Cuts yan. Ang may kasalanan dyan, yung dalawang magkapatid na halusos. Ang nagsabi nila, aalisin namin ang TBJ kasi matanda na sila. TBJ, buti nga umalis na sila. Ayun. Sabi naman po ni Orlando Canlas, magandang umaga po, legit Davver Cuts. Solid EAT at TBJ, laban lang ng laban. Huwag kayong susuko. God bless to all. Ayun. Tulad nga ng sinasabi ngayon ni Ellen, diba? 11 lang. So, kahit ano pong, kung makikita kasi natin talaga sa TV rating, pumapang 10, diba? Minsan pumapang 11, ang EAT. Pero ang basihan kasi natin ngayon, parang kahit po doon po talagang, kumbaga parang sa TV rating panalo yung ilan sa mga programs ng GMA. Pero mas malaki pa rin ang revenue na ipinapasok nito sa TV5 ang TBJ. Kaya naman parang di na rin nagmamatter. Sabi ni Patrick Silvestre 4506, halos nanonood sa TBJ YouTube ang OFW kasi yung TV Philippines hindi na ma-open ng mga OFW sa ibang bansa. Oh my, sana mabigyan po ito ng lunas ng TV5 para po lahat talaga maka panood ng live. So, but anyway, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin. Ano man ang inyong reaction. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. At i-like nyo lang at i-share yung ating pong mga videos. Maraming salamat po. Until next time, God bless everyone.